if isa kayo sa mga parent like me, na meron tayo na naunang magkaroon ng baby bago kinasal ng father ng baby. Hi guys! Ito po, hindi po ito sponsored ng Lucky Me. Lucky Me, baka naman. Kaya kasi ako po. Octopus? Anong octopus? Why would you try to fit in if you're born to stand out? I actually thought you forgot about me. Fucking hell no! Crazy girl! What? You crazy! Why? Me forget about you. Yeah? You never get rid of me. Ever. You think I'm crazy in love. I'm crazy in love. You're crazy in love. You know I'm vlogging, right? We started having a conversation about wanting to have another baby, and mag-start kami to plan it by. Today is Friday. At alam nyo na eh, gaya nga sa vlog ko from yesterday. Na-mention ko kahapon na kailangan ko lakarin yung documents na inilili o yung kanyang birth certificate. So yun yung asikasuhin natin. And as you can see, yung buhok ko guys, medyo dry pa. Pero hindi mo siya extremely dry talaga. Ano siya, 40% nabasa pa siya. So, mukha lang siyang basang-basa dahil dun sa nilagay kong cream at saka gel. Pero okay lang yun. Antayin ko lang siya na talagang completely dry na yung as in 100% sa ako siya i-style. Kaya makikita nyo parang awkward nung line dito. Sinadya ko siya para pagtuyo na siya, kukunin ko to. Kasi gaganyan ko. May volume. Mga ganyan. So ngayon, hindi ko muna siya i-style. Matutuyo pa yan sa sasakyan namaya. Pila kami nililipot for parking si Ate Diding at saka si Mama. Nauna na sila sa loob sa munisipyo. Kasi, ayun nga, walang parking sa munisipyo. So sabi ko, kuha na lang muna sila ng affidavit of legitimacy. Tapos, ayun. Kuha na lang muna sila ng form. Tapos, babalik na lang siguro ako na mag-isa. Yung may medyo mas maaga kasi alanganin ng guys. So just wanna share this to you guys, baka kasi meron akong kaparehas dyan, meron kami kaparehas yung sitwasyon at hindi nyo rin alam, so para at least alam nyo ano. Lily was born in 2016, December 2016 siya pinanganak, and hindi pa kami kasal ng daddy niya, so wala mga problema sa birth certificate na yung meron naman si Phil na final na affidavit of acknowledgement of paternity, which is ayon sa likod yung second page ng papel niya, ayan birth certificate ni Lily. So she got Daddy Phil's last name pa rin kahit hindi kami kasal ni Daddy Phil, but that also means that illegitimate child si Lily, which is doesn't make a lot of difference naman, kaya lang parang ano, kaya lang in-expect namin ni Daddy Phil, since na we got married in 2017, automatic na legitimate child na si Lily Pot. Yun pala mali. Kailangan pala ipa-file mo yun sa munisipyo. Kasi paano malalaman ng munisipyo na legitimate child si Lily kung hindi namin papaalam? Dahil nga na sumunod na yung kasal after niya ma-register, di ba? So, ayun yung asikasuhin ko ngayon. Wala namang mababago. Pangalan niya ganun pa rin. Parang ano lang yun, mababago lang yung pagiging illegitimate child niya to legitimate. Yun lang talaga. And wala namang mababago. Ang nagsabi na yung pinsan ko na si Crystal. So, sabi ko talaga ba, hindi naman kailangan. Ay, kasal na naman. Nandun na naman sa munisipyo yun. Nakasal kami. Ganyan. Kumbaga may record na naman sila.
may gagawa, kailangan pa rin, yun nga, yun yung usapan. Even though we have that information na, hindi pa rin namin siya final or inasikaso kasi ang ano namin is wala namang mababago until we started having a conversation about wanting to have another baby and mag-start kami to plan it by the beginning of next year. And then doon na pumasok ko yung conversation na sabi ko, bali mangyayari lang yung baby natin, if ever masundan, magiging legitimate siya. And then Lily will be illegitimate. Doon na siya, parang nagkaroon ng, alam mo yun, malaking difference for us. Na baka in the future, question na ni Lily na bakit ako, illegitimate, tapos yung kapatid ko legitimate, kasal na mga yung mommy and daddy, da-da-da-da-da-da-da, diba? Tapos, yun yung mami, tapos malaman niya, kaya naman palang ayusin, tapos hindi ko inayos, alam niyo yun. So, that's when I, sabi ni daddy ko, ayusin mo yung birth certificate na yun, ayusin mo birth certificate na yun. Paulit ko na siya, ayusin mo birth certificate na yun. Tapos ngayon lang ako talaga nagka-time. Yun nga, wala kang mahanap na parking. Yung parking talaga iniisip ko. So, ngayon, pinauna ko na lang muna si mama at saka si Ate Diding para kunin yung forms. Dahil nga walang parking sa munisipyo, ikot pa lang iikot doon. Habang nakapila ako sa parking, saka ako pupunta doon to file. Pero feeling ko magiging late na kasi alas 3 na, guys. So, ang gagawin ko na lang is kukunin namin yung form and then fill upan ko. Tapos, sa next week ko na lang siya siguro i-dalian sa munisipyo. Tingnan natin. Ito lang. Yeah. Siguro. Yan na lang. Next week na lang siguro. Kasi Friday na yun. So, yun lang. So, yun, i-share ko lang sa inyo. So, if meron kayo, so, if isa kayo sa mga parent like me, na meron tayo na naunang magkaroon ng baby bago kinasal ng father ng baby, then make sure na kumuha kayo ng affidavit of legitimacy sa munisipyo and ipa-file nyo lang yun with your marriage certificate. I don't know if kailangan yung birth certificate ng bata. Pero yun, ipa-file nyo lang yun. And then, pero pag pupunta naman ako, madala ko na yung birth certificate ni Lily, yung marriage certificate namin, mga ID, passport, and stuff like that. Para in case kailanganin, hindi na ako babalik-balik pa. Anyway, yung buhok ko medyo tuyo na. Kaya lang parang siguro mga 95% pa lang siyang tuyo. Gusto ko tuyo, talagang tuyo-tuyo na. Saka mo siya isa-scrunch na ganyan para mawala yung paliligas. Kasi diba naglagay nga ako dyan ng gel. So medyo matigas pa yung, or crispy pa yung buhok. Crispy talaga. Yeah, medyo crisp siya. Ayan, so medyo crispy pa yung kulot. Gaganyan mo siya para medyo, para mag-loose siya. Ayan. Tapos, shake-shake mo siyang ganyan. Shake. Maroon yun sa likod, grabe. So, siguro by the time na i-upload ko tong video na to, na-post ko na yung curly hair routine ko. Let me guys know kung anong tingin nyo. Medyo nababago siya. Like today, nabago siya. Pero like what I said. Pero yun nga, nangangapa pa ako kung paano ko, kung anong way yung gagana sa akin and stuff like that. So, siguro after one month, i-share ko sa inyo yung talagang kung ano yung mga nagbago. Buo-buo siya sa likod, guys. Okay lang naman buo-buo para hindi siya buhaghag. Pero gusto ko kasi mas natural ba? Diba? Mas natural. Okay, guys, ito kami sa may SM. Salamat sa nag-hi sa amin ni Lilipot. Uy, pulit back! Tinan mo talaga. Kana ko pa? Yeah. Ayun, dito kami kasi naantay namin si Ate Didi. Kukuha siya ng kanyang marriage certificate. Pwede ba? Yeah? No, ayun niya na ibalik. Ayun, sabi ko nakakaya, hindi ko pa naman nakakrunch-crunch yung buhok ko masyado. Pero ito na yan siya, guys. So, diba? Ang ganda. Mabalik na yung yung buhay ng aking buhok. Salamat sa mga produkto. Tumutulong siya. Ayun. Nagkabuhay-buhay na yung buhok ko.
may buhay na siya. What's this? It's a tabo. It's not a tabo. Is it? Tingnan natin ang pangalan nito. Tabo ba yan? Parang di man tabo yan. Na. Guys, nakabili kami ng Lucky Me Pasta. Meron silang Baked Mac style at saka mac and cheese. Tinry ni Lily po. Ito sa ano? Ay, Lily po. Come here. Ayun, tinry ni Lily po. Gustong-gusto niya yung mac and cheese. Bumalik pa talaga siya. Tapos nagagalit siya pag hindi niya mas makain. So yun, bumili ako ng, I think 10 yung kay Lily. Tapos dalawa sa akin yung Baked Mac. Yung ano daw dito, yung talaga yung pasta niya is talagang real yung pasta talaga siya. And yung sauce niya is talagang sauce talaga. Hindi siya yung powdered. Or yung, ano ba yun, ma? Yung parang gawa-gawa lang na pasta. May ganun eh. So, ayun. And then, I have mie goreng. Ayun, dalawang indomie. Mayroon na natin. Mm-hmm. Ito po, hindi po ito sponsored ng Lucky Me. Lucky Me, baka naman. Gusto nilili yung pasta niya, Lucky Me, baka naman. Oh, where's your mac and cheese? Where's your mac and cheese? Finished. Ikaw ba si Lily? Finished. Oh, it's finished. Oh, where are we going now? I go to the ice cream. To the ice cream shop? What? Okay, but you have to eat rice first, okay? Lily, eat rice and then ice cream. Yeah? No, eat rice. Okay. No problem. No, eat rice. Okay, no ice cream. Hi guys, ito kami sa Jinju. Kain kami ng Korean barbecue. Kasama ko si Mama. At si Ate Dide. And si Lilipot. Kain tayo. Si Charo Makuin, ang inyong attorney for today. Mga attorney. Ayun, so nakakuha ko ng ano, si Mama yung nakakuha nito. Hindi pa namin siya na file kasi kailangan pala ito mga to. So ito para lang sa aming city, no. So hindi ko alam kung parehas ba sa civil registry ng ibang munisipyo. Pero ito yung sa amin, yung kailangan kailangan ng birth certificate. Certified true copy at saka PSANSO copy. Kailangan parehas talaga? Ma? Kailangan parehas talaga, ma? Oo. Lang na pa pag birth certificate kasama yung PSA or NSO at saka yung certified true copy. Tapos kailangan din ng marriage contract ng parents, PSO ay PSANSO copy and certified true copy. Kailan pa ba kami nito? Tapos, yung pangatlo, marriage certificate of no marriage, Senomar of parents, mother and father. Paano kung magkakaroon ng Senomar? Makukasal lang kami. Senomar, both parents, mother and father. Meron kami yung daddy fill yung luma na hindi ko alam kung pwede yun. So, yun lang yung dadalhin ko. Duly accomplished and notarized of affidavit of legitimation. Ayun. Wala pa ako niyan. I think, doon na magagaling yun ma, di ba? And duly accomplished and notarized of affidavit of acknowledgement. Which is, yun nasa likod ng, I think yun na yun eh, nasa likod ng, NSO, di ba? If the father's name doesn't appear at paternity, pagiging ama, fraternity. Ayun, if the father's name doesn't appear at the birth certificate of the child. Ang init na ulit. Paasa to yun. Ano ba yun? YouTube, paasa na to. Sinipin mo. Sinipin mo. Pamamaya, maging good vibes ka pag andun na. Pag wala. Simangot ulit. I say bye-bye to you. Okay, bye-bye. Ato to Ate Seppi. Yung pang-anim, if the father or mother is deceased, submit certified true copy of death certificate. So, din namin yung kailangan. If qualified as indigent, please secure a certificate of indigency. Bye, mommy, see you.
Bye, see you soon. Yun, di namin kailangan yun. So yun, kailangan din pala ng parents, personal appearance ng father and mother. So hindi rin namin siya malalakad kasi wala si Daddy Phil. Nakaalis na, di ba? So, sikasuyin natin to kapag once na dumating na siya. Bring and present valid ID, passport, driver's license, SSS, PRC ID, voter's ID, postal ID, Phil Health Company ID, or barangay ID. Please bring all original documents. So, ayun. And then, meron din silang fees. So, kita nyo ba? Meron din silang mga fees. Ayan. So, kung walang acknowledgement ng father, at ipa-file pa lang yung paternity, yun yung kabuuan, 570. And since meron naman kami acknowledgement, ang babayaran lang namin is 410 pesos. So, ayun. Wala ang shinare ko lang, you know, it's just it's better to be informed than to not know anything at all unless yun talaga until last minute na talaga. So yun, meron na akong kumpleto naman ako ng copies, kaya lang hindi pa nga na nasikaso until Daddy gets home. So yun lang. Anyway, yung update tayo sa buhok ko. Ano nangyari? Meron pa rin ito. Yung ayan guys, nakita niyo to? Kasi ito 'di ba kulot na kulot, ay unat na unat pa to, hirap pa akong pakulutin yan. Nagsistart na siyang gumanyan, gumewang-gewang. Oh. Diba? Nagsistart na siyang magbalik loob. This one din. This one unat din to eh. Tapos napasama lang siya dun sa kulot. So, hindi ko na siya bubulabugin. Ayan. But so far, mas okay siya. Gumamit ako ng ibang gel today. Shea Moisture pa rin siya, pero iba. Papakita ko ba sa inyo? Sige, pakita ko sa inyo, guys. Ano siya? Shea Moisture High Porosity Moisture Correct Styling Gel. Ito yung ginamit ko today. At ganyan siya. Okay naman siya. I love it. Gusto ko nga siya eh. Ayan. So, kung gusto niyo na mas natural siya, i-crunch, i-scrunch mo lang siyang ganyan. Namumuho mo yung buhok mo. So, ayan. Ganyan natin. Crunch, crunch. Ayan. Wala pa? Wala pa sound si mama sa YouTube. Pinapaaso daw siya sa YouTube. Ganyan talaga katagal. Nakita mo nga sa akin. 9 years. Charot. Pinakita ko kay mama kanapon yung ano, unang sahod ko sa YouTube kung gaano katagal. Ilan months yun na? 9, no? Hindi ah. 9 months. Bago akong nakaipon ng $100. Ilang buwan ka pa rin? Tagal. At least malaki na yun. Oo. Si mama first sahod niya malaki-laki. Tapos, ano, wala, ilang buwan pa lang siya sa YouTube. Ilang buwan ka, mama? Ano, yung naging ano ng YouTube partner parang 2 months. Yung YouTube partner siya 2 months ago. Oh. Tapos ako 9 months. Simula 9 months ako unang sumahod. Oh, ganun din ako. Hindi? Nakita mo naman 'di ba inipon? Oo. Unang buwan ko 50 cents. 52. Ganun. Kaya sabi ko mama, chill ka lang, easy ka lang. Isi ka na, nasa na yung pantanggal naman ng stress? Ayoko, mandala ko na yung stress, yung sakit. Dito yun. Ganun nyo guys, so. Binili namin kayo lang sa department. Ay, sa inyo na? Sa supermarket, sa SM. Eh, baka pang mukha ko lang to. Hindi naman siya pa sa kayo. Ano ba yan? Nagbablog ako! We're here na guys! Mag-over-over yung mga boses natin. Ayan o. Ayan, mag-edit na po ako. Ganyan. Para ano? Para daw to sa circulation ng ano ng iyong mukha para sa mukha ay mamumula-mula talaga 'yan siya. Circulation. Ano ba 'yan pang-Japan 'yan, 'di ba? Oh, Japan. 75 pesos lang 'to. Oh. Tapos bumili rin ako nitong comb na 'to. Ito 'yung nilagay niya. Ayan. Bakit ko siya binili? Kasi it reminds me of Denman brush. Bumili ako ng, ay, umorder ako ng Denman brush online. Wala pa siya, hindi pa siya dumarating. But Denman brush supposed to help your curls be more defined. So, I don't know if it will work the same. Kasi mas marami siyang bristles. Yung parang 7 row ata siya, tapos babawasan mo pa yun siya para medyo, magkakalayo yung, ano, yung pagitan ng bristles. Eto, hindi mo siya matatanggalan, hindi mo siya mababawasan. So, yun lang.
yun ang pagkakaiba nyo. Hindi ko alam, pero habang wala pa yung Denman brush, I am going to try this. Karamihan sa mga makikita nyong nagka-transition ng to their natural curly hair, gumagamit ang Denman brush. So, I feel like it's probably not a must. Pero sabi nila, kailangan pag magpipili ka ng hairbrush mo, yung walang bilog dyan, yung parang ulo dyan. Kasi, pag the more na may ganun ka, mas may mga pieces siyang maihila. Alam niyo yun? So, mas maraming magtitikwasan. Ito, wala. Wala siyang ganun. Kita niyo ba? Ayan, wala siyang ganun. So, I thought maybe this would work. So, try natin yan tomorrow. Ayan, yun lang mabinili ko today. Ay, bumili kami ng pasta ng Lucky. May nasabi ko na pala kanina yun. Tapos, wala. Yun lang ginawa namin today. Ang boring, di ba? Hi, guys! Sabi ko sa'yo, ako po. Octopus? Anong octopus? Ako po. Octopus. Si? Lily. Lily. Ang mama ko? Ang mama ko. Si? What's my name? Mommy. Lily. Mommy Lily? That's not my name, silly girl. What's mommy's name? Mommy? Ay! So much kisses! Mommy's kiss lilipot! So much kisses! Lambing! Lambing time! Narinig ko ang asawa ko nagpapapansin. What do you want? Oh, Jesus. You know I'd say that. I was wondering if they had a father in law. Mommy! Sammy! What? Sammy! Okay. No. You hold here. Two hands here. No, two hands here. Then you push up and down and down. Again? Adios? You look so cute. Wow. That's her beauty regimen. Mommy fix. Oh, go on. Up and down. You did it. I didn't get it. I swear, I never received any messages from you. I actually thought you forgot about me. Fucking hell no! You're crazy girl! What? You crazy? Why? Me forget about you. Yeah? You never get rid of me. Ever. You think I'm crazy in love. I'm crazy in love. You're crazy in love. You know I'm vlogging, right? Crazy in love, huh? Look at how like lively my hair is. Like seriously. That looks great. Look at that. Just her. Like, I never thought I had this kind of hair. Yeah. I mean, I always know I have curly hair, but I never thought it was gonna be like this. It looks great, Mom. Crazy. What do you guys, what do you think about my hair, Mom? Cute. Ang cute, diba? So cute. Never ako nag-part sa middle, pero nag-part ako sa middle ngayon. It's so cute. Kinikilig. It's so cute. Parang pamatanda kasi may ikse. Pero pag humaba na yan, buonggang maganda na yan siya. Kala mo talaga, sigurado. Kasi syempre, hindi ko siya gagamitan. Kung stylist ko, ano pwedeng gawin sa sunog na buhok? Siwawa na sunog yung buhok niya sa kaka-bleach, ganyan-ganyan, chorba-chorba. Gano'n ako nakatagal na tatatago yung buhok kong ganito na to. Huh? Actually, never ko siya nakita ang ganito. No?
Kasi lagi lang siya talagang nakatali. Yung mga classmates ko dyan nung high school, elementary, alam nila yan, lagi lang nakatali. Kasi nga, pag sinuklay na siya, mubaghag. So sa may mga anak dyan na kulot ng buhok, like Mommy, my lilipot. I'm a pamperina. You are? Wow. Ayun. Ano lang, tips lang. Simula na pagkabata pa lang, try na natin na alagaan yung mga buhok ng ating anak. No, huwag natin siya i-dry with towel talaga na normal. Kailangan t-shirt na cotton. Or ano, microfiber na towel. Paano pa ba? Hindi siya kailangan shampoohan ng shampoohan kasi nakakadry yun ng buhok. Yung shampoo na gagamitin as much as possible is yung walang sa, ano yun? Paraben at saka ano yung mga? Sulfate ba yun? Tapos ayun, siguro just huwag siyang suklayan ng suklayan, especially kapag basa at Mommy, especially kapag kuyo. Yes, pwede mo siyang suklayin kapag nag-apply ka ng conditioner. And yun lang. And then, ayun, yun lang. And ang kaibigan mo dyan talaga is tubig. At saka coconut oil minsan para maano, para healthy yung strands ng buhok. And ayun, kasi start mo pa lang siya sa bata pa. Kasi mas maganda pag start mo pa lang siya sa pagkabata. Pag lumaki siya, parang maano niya na, ay, hindi man nakakaya yung buhok ko, it's normal, ganun-ganun, basta alagaan lang na mabuti. Kasi ayoko maranasan niya yung naranasan ko na I wanted to fit in, na ayoko ng buhok ko kasi kakaiba siya. Hindi kagaya ng mga buhok na makakilala ko na unat na unat. Alam mo yun? Ngayon, ganito na ako katanda, tanda na talaga. Ang nasa isip ko na is, gaya nga na napanood kong movie, tumatak yung sa isip ko na why would you try to fit in if you're born to stand out? Gusto ko, may pass on po yun kay Lily at kalakihan niya na gano'n. Tingnan niya talaga, guys. Mas prefer ko pa kung talagang mas bonggang gano'n siya. Hindi naman yung buhaghag na malaking. Buhaghag siya na, ano, defined pa rin. Fluffy ba? Hindi siya yung frizzy. Ayun. Wala lang. Super in love. Super happy. Anyway, ayun. So, I guess I'm gonna end this vlog here. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed today's video. Hit like if you like this video. O nga pala, make sure that you follow us on Facebook, The McQueen. I-search nyo yun kasi marami nag-add sa amin sa Facebook. Hindi ako makakasip sa Facebook, guys. And mas active din naman ako dun sa page namin compared sa aking personal account. So, make sure that you follow that instead. And also, my Instagram, at McQueen Charo, and then sa Facebook, The McQueens. And araw-araw ko doon nagpo-post actually. Yung mga video clips na hindi ko nasama sa vlog, doon ko pinapost. And yung mga normal na video clips, yung mga home videos, papag nasa bahay, pinifilm ko si Lily, yung mga kalokohan ginagawa, hindi ko nasasama sa regular vlog kasi patayo siyang ganyan. So, doon ko pinapost sa Facebook. And then, yung mga photos namin, hindi naman namin nilalagay sa vlog. And then, pag sa Instagram, kailangan talaga magandang picture before ko pinapost doon. So, ayun. Make sure that you follow us on our socials. I'll link it down below. And thank you guys for watching. If you enjoyed today's video, hit like if you like this video. Subscribe if you haven't already. And we will see you guys on... Bye! Sabi ko nasasagot yun siya. Like if you like this video. Subscribe if you haven't already. And we will see you guys on... And the next one. Bye! Bye bye. So cute. Sabi ko na si Sinyo siya. Tumakbo talaga siya. Bye guys.